the bill of lading, your book, and the registration for the trailer. And this is just the Vermont DOT inspection. Dito sa may Highgate. So, bumili lang ako ng kape, then diretso na tayo, malapit lang dito. Yung border is just about an hour. So, yan, nag-pre-trip na tayo, then head na tayo sa delivery, then from delivery, pabalik din tayo agad dito. Meron tayong reload from Quebec, pabalik na tayo ng terminal sa Steinbach. So, yun. First time ko rito tumawid sa border na to, sa Highgate. Dito tayo ngayon sa border ng Vermont Highgate. So, inspection tayo, DOT. Inaantay ko lang matapos yung inspection natin dito sa border.
ang nag-inspection sa atin ngayon is border officer dito sa mismo sa border ng Vermont. So, na-check na ng officer yung ating ilag. All good. And chine-check pa nila yung ating mga permit, driver's license, trailer permit. So, yun. So, malaman natin. Tapos sinabi ko rin sa officer na kailangan ko mag-adjust ng axle yung pagtawid ko rito sa border, kasi nung tinimbang ko tong load sa Canada, overweight tayo sa drive ng 2,000 pounds, which is ang allowed lang sa US rules is 34. So iba ang rules ng Canada, iba ang rules ng US pagdating sa mga timbang-timbang. So yung axle ko, in-adjust ko siya para maging legal siya sa US. Hindi ko siya pwedeng i-stay ng US weight, kasi yung pwesto ng trailer axle niya is out of rules ng Canada. Ang rules kasi ng Canada is 41 feet sa gitna ng drive axle, ng dalawang drive axle, yung pinakagitna, dalawa ng gitnang gulong ng drive axle, 41 feet sa gitna ng dalawang axle ng trailer. So yun ang rules ng Canada. Ngayon sa US, kahit saan mo siya ipwesto except sa California, kailangan mo siyang illegal weight ng US. Kahit saan mo siya ipwesto, basta hindi siya sobra doon sa timbang. So inaantay ko lang matapos yung ano, yung officer na ma-check lahat ng mga papers natin. So pag ganito naman, huwag ka lang kakabahan, huwag ka lang ano, kasi wala ka namang nilabag na rules. Although nagsabi lang din ako doon sa officer na kailangan ko rin adjust, which is sabi naman sa akin okay lang, kasi yun talaga ang rules. So pinakita ko rin yung skill ticket natin na kailangan natin i-adjust yung axle para lang maging legal sa US. So yung didelivera naman natin is malapit lang from here, it's 45 kilometers dito sa border, then balik na agad tayo MT. So yun, antayin lang natin yung matapos yung inspection.
Do you have a fire extinguisher in here? Yes, sir. Right there. Good. And then watch me as I go back, please. Yes, sir. Ikutan ng DOT CBSA inspector. Miss paro sa katabi. It's good, no problem. Thank you, sir. So wala tayong naging problema sa inspection.
license back. Member's license. Alright, so the bill of lading, your book, and the registration for the trailer. And this is just the Vermont DOT inspection. So no violations noted. Thank you, sir. All you do is sign. And turn it into the company. It's your copy. And then you can run that that document in there you want to show them. All right. Thank you. Thank you, sir. Tayo, no? Dali ating examination report. So, nakapasa tayo sa inspection. So, let's checkin ko lang yung trailer ko kung naka-lock yung buggy handle. Examination report na binigay na sa atin ng officer. So, head na tayo sa ating delivery. Wala naman tayo naging problema at abirya. So, all good in the hood. Let's go! Keep safe and keep on trucking.